Hi mga master! Welcome na naman sa ating YouTube channel. Ngayon ay magre-reaction video tayo dito sa video ni Atty. Libayan. Pero bago tayo magsimula mga master, no, babatiin ko lang lahat ng mga tatay sa buong mundo. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Ngayon mga master, itong topic natin, ito ay tungkol kay Banat Bay at sa Rapi Tour po in action doon sa nagsumbong or nag-complain, itong complainant, no, ito yung nagsumbong kay Rapi Tour po tungkol dito kay General Katapang about doon sa sasakyan at doon sa pera na sisingilin dapat nito may complain at na hindi na pala tutulungan ni Rapi Tour po kasi fraud or nagsisinungaling or hindi nagsasabi ng totoo itong complain at kay Rapi Tour po kaya ngayon hindi niya natutulungan. Kaya ito, nireaction na ngayon ni Atty. Libayan kasi itong pangyayari na to, ito yung ni pinagyabang ni Banat Bay dyan kay Atty. Libayan, dito kay Atty. Libayan, kasi sabi ni Banat Bay, ito daw si Rapi Tour po is nakasolve ng problema. Eh, paano ngayon? Wala palang nasolve ng problema, nagkandaling tseleche pa, at nasira pa itong pangalan ni General Katapang, no? Pero bago tayo magsimula mga master, sana huwag nyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tara, panoorin na natin kung paano gisayin ni Atty. Libayan or paano banatan ni Atty. Libayan itong si Banat Bay. Ang talagang number one doon na lagi nilang sinasabi is content is king. So first and foremost, doon sa gumagawa rin ng YouTube channel, ano, doon sa gagawa rin ng YouTube channel, this is also very important. Your content. Kasi nga, even if you can actually make a good website. Ngayon, napakadali na kasing gumawa ng website eh. And that's been proven true na content is king pa rin. Kahit pag ikaw ay mag-YouTube, kahit ikaw ay papasok sa kahit anumang platform, mga kabats natin, content is king pa rin. Diba? Ngayon, mga kabats natin, ang sabi dito, sandali, mamaya. Baka wala na yung domain, baka hindi na na-renew. Hindi ko na-renew yun kasi ano yun eh. Walang ano, wala nang silbi kasi nobody goes there. Puro mga poems ko lang yung nandoon doon. Pero anyway, balik tayo dito, mga kapatid natin, sa content is king. I think they also follow that in Rapi Tour in action. Regardless, sino gustong ano? Wala. Sinong gustong manghula kung saan galing yung regardless. Ito mga masanan. Regardless kasi kung ano yung gagawin niyan si Tulfo. Dito ni Rapi Tulfo in action. Whether or not he is truthful or not, ang tinitignan niya lang eh yung content ba may manonood. Ito mga Tulfonatics, no, mga Banateros. Ano ba ang number one laging kino-content lagi ni Senador Rapi Tulfo diyan sa Rapi Tulfo in action? Diba, kitang-kita naman na gustong-gusto niya yung mga away pamilya. Kasi yun, kahit tignan nyo naman eh, yun talaga yung number one na maraming views, yung away pamilya, Kabitan. Yan ang content ng idol nyo. It's the same thing before when you write an article. Pag magsusulat ka ng article, may magbabasa ba dito o wala? What's the point of writing an article if nobody will watch it? What's the point of me talking here about nonsense if nobody will watch it? Pero ako kasi, I'm just truthful. Hindi ako naghahabol na automatic 1 million views agad. Kaya rin ako nahihirapan because I'm very truthful. I know that I need content. Pero I need also to be truthful to myself and to the people who are watching me. Otherwise, kung nga sinabi ko sa inyo, sinakyan ko na lang lahat ng mga malalaki at malalakas na YouTube channels. Pag nirecommend ako ng mga yan, mga kabatas natin, isipin nyo na lang kung gaano kadami yung papasok ng mga subscribers sa akin. Pero that's not how I work here. Diba? Kasi kumbaga, itong batas natin, we have a mission and vision. And that's not money. It's education. Up.
Narinig niyo mga baratero sa mga tulpunatics. Yun yung tinuturo ni Atty. Libayan, education, para matuto tayo. Hindi tayo kagaya ni Banat by nabanat ng banat lang. Common sense na nga lang, mababa pa. Dito sa Rafi Tulfo in Action, sa tingin nyo ano yung mission and vision nila? Tuloy natin ito. Opo, opo. Iyak ay putal-putal. Oo. At saka, sir, kanina tinatanong... Opo, opo. Iyak ay putal-putal. Oo. At saka, sir, kanina tinatanong ninyo ako kung magkahawig ba. Mahirap po kasi dahil hindi nga ako expert, pero tinitingnan nga namin ni Marcia, hindi lang po dun sa signature, pero... Isipin po mga kamatas natin na they have all this evidence all along. Tapos, it's after nasiraan nyo yung isang general at ginawa nyong kuting. According to the words of Banat Bay. Pagkatapos nyong gawing kuting yung isang general, doon kayo mag-iimbestiga doon sa mga sinabmit na ebidensya sa inyo. Ito pa ang masakit dyan. Nasabihan na itong si General Katapang ng kung ano-ano ng mga tulponatics. Gusto ko yung sinabi ni Dennis Mark ano dito. Dennis Mark Calda. Yung quality ng content reflects the creator and the subscribers. I agree. 100% naniniwala ako dyan. Kaya nung umpisa pa lang sinasabi ko sa inyo, okay lang na konti lang tayo dito. Is may natututunan. Diba? Mga tulponatics! Diba? O ito, ito. Si Banat Bay ba yan? Naiyak eh ayaw mo nga sumagot. Abogado ka pa naman. Paano naging negative yung pagiging abogado kung si Banat Bay nga ito? Si tapos, Banat. Bakit kailangan ko pang sumagot? Nasa tingin ko dito si Banat Bay, no? Kasi may, yan eh, yung logo kasi ni Banat Bay, mukha niya lang, eh. Wala yung ganyan, yung YouTube na ganyan logo. Tingin ko dito si Banat Bay, oh. Ewan ko lang, ha? Pero sa tingin ko, hindi. Hindi siya yan. Kasi may ganyan, eh, oh. Sinagot ka na ni Rafi Tulfo. Si Rafi Tulfo ano na sumagot sa kanya. Natin? Hindi naman tayo chami-chami. Ano ba? Tapos na yung laro eh. Tama. Tapos na ang laban. Banat ano Bay. Ba? Ayaw mo nang sumagot. Because I know already that you will lose. Tama. Talo na si Banat Bay. I don't even have to show it myself. Rafi Tulfo did that for me. Exactly. Hindi mo ba nagigets yun? Ito nga pala, no, nag-post si Banat Bay at sinabi niya na ano, busy lang daw siya ngayon. Hintayin natin kung ano i-re-rebat dito ni Banat Bay, ha? Hintayin natin kung anong i-re-rebat niya dito dahil dito sunog na sunog siya. Kasi yabang niya eh. Yabang-yabang niya yung kinuntik niya itong kay General Katapang. Pinagmamalaki niya dyan sa mga banateros niya na putik. Yung Tulfo brand of justice ni Rafi Tulfo na pumapalpak, putik. Anong grade na tayo ngayon? So sasagot pa ako. Eh, you know the answer already. Mismo nang galing doon sa tao na pinag-uusapan natin. Ang mangyayari ngayon dyan, Banat Bay, we don't need to talk about it anymore because hindi na tayo magkakaroon ng interpretations, surmises. Ito ang ibig sabihin yan. Ula-ulaan. Gaganon pa tayo? Hindi mo maintindihan eh. Gaganon pa tayo? Eh, tapos na yung usapan. Si Rafi Tulfo mismo ang nagsalita. Walang nasingil na 400,000 pesos kasi nga,
fraud. See, mga tulpo natics, yan tulpo brand of justice. Yang tulpo brand of justice, nakakasira ng pangalan, hindi pa nakakasolve ng problema. Tingnan nyo yung idol nyo ngayon, no? Washi-washing! Ano pa ang gagawin natin? Gusto mo pa na sagot? Andyan na. Ano pag-uusapan natin? Kung ano yung sinabi ni Rafi Tulfo na ine-explain mo? Na hindi ko naintindihan at wala akong common sense? Lumabas na nga bisbo sa bibig ni Rafi Tulfo. Iyak na yan si Banat Bay, no? Potek yan. Kaya ang... Ay, naisip niya ni Banat Bay para palusutan tong nangyari na to. Kasi dito talaga, sunog na sunog siya eh. Yabang eh. Kawawa talaga yung mga barateros na naniniwala dito kay Banat Bay. Putik yan. Oo, mga barateros. Yang si Banat Bay, wala. Pag-isipan nyo, mag-i-stay pa kayo dyan. Lipat na kayo. Dito na kayo kay Atty. Libayan. Matututo pa kayo ng critical thinking. Hindi lang common sense. Matututo pa kayo ng batas. Yun ang hindi ko maintindihan sa mga tao. Iniisip nyo kasi maganda, magsagutan tayo. Magandang content yon, di ba? Katulad nung nangyari kay Makina, it was nice content for me and for him. Di ba? Maganda eh. Nagkaroon kami ng sagutan. Ilang serye yon, ilang parts yon. Gumawa pa nga si Makina nung kanyang, ano niya, isausaw natin. Di ba? Our conversation, my conversation with Makina, my conversation with Makina gave birth to his new channel. Pero, we will be doing that only until it makes sense. Kasi nga, dito sa batas natin, hindi content ang number one natin. Ang number one sa atin dito, no? Dito, siguro sa inyo, pero ibahin nyo yung batas natin. Even if the content actually will earn a lot of views, but if it's nonsense, wala kang matututunan. We draw the line there. Yan talaga ang mga gusto namin, mga tulponatics, mga banateros. Yung mga content namin, meron kayong matututunan. Diba? At meron kayong mapagkukuhanan na impormasyon. Lalo na kay Atty. Libayan. Kaya nga, ako, number one, inaalok ko sa inyo si Atty. Libayan or pinupush ko na panoorin nyo to si Atty. Libayan. Kasi marami kayong matututunan kay Atty. Libayan eh. Kasi mga tulponatics, tulponatics din ako dati. Kaya naiintindihan mo kayo kung bakit minsan parang sarado utak nyo. Pare-pares naman tayo ng iniisip dati. Kaso nga lang, simula nung nakahiligan kong manood kay Atty. Libayan, is na-realize ko na mali yung mga pananaw ko sa buhay. Yung mga panahon na nanonood pa ako dyan sa Rapid Tulpo in Action. Away Pamilya, gusto ko din yan. Siguro isa rin ako sa laging present dati. Pag Away Pamilya, Kabitan, naku. Pero tignan nyo, may nangyari ba? May mangyayari ba sa inyo pag lagi kayo nanonood ng mga ganong klase ng content? Wala naman kayo matututunan dun eh. Di ba? Hindi kayo matututo dun. Good content ba yun? Ito, good content. Kaya Atty. Libayan. Kaya mag-isip kayo mga tulponatics kung hanggang kailan ba kayo magtitiis sa ganyang klase ng content ni Senador Rafi Tulfo dyan sa Rafi Tulfo in Action. O ito, kay General Katapang. O, kawawa tuloy ngayon si General Katapang. Siya tuloy ang napagsabihan na ng kung ano-ano. Kasi, sipin mo, meron pala silang mga ebidensya na parang may maling nangyayari, pero hinayaan lang nila nang umire yung
kay General Katapang bago mag-imbestiga. Oh. Palpak. Di ba? Mag-isip. Pag-isipan nyo mabuti. Kung tama ba yung Tulpo Brand of Justice na yan? Kasi kayong mga Tulpo Natics eh, proud kayo yan, syempre. Idol nyo eh. Pero wala, palpak yan Tulpo Brand of Justice na yan. Nakakasira lang ng pangalan niyan. At doon naman sa mga banateros, no? Mag-isip din ngayon kung mag-i-stay pa ba kayo kay Banat Bay. Oh. Yan yung pinakain sa inyo, Tulpo Brand of Justice. Palpak-palpak pala. Oh. Kasi yung nag-iisip eh. Gaya ni Banat Bay, hindi nag-iisip. Kasi pag ito si Atty. Libayan, di ba, nilahit niya pa na ang tagal magsalita na ito ni Atty. Libayan. Nag-iisip ka. Mas maganda ngayon nag-iisip eh. Para maging sigurado sa mga sasabihin. Kaya pag-isipan nyo ang mga banateros. Ito, oras lang iniingi ni Atty. Libayan at pakikinig. We draw the line there. Ngayon gusto mo mag-usap pa tayo. Tapos na ha. Round 1, fight points. Bulagta. Bulagta. Kapag isip buy na yung channel mo. Yan. Tignan mo, baka pwede balik ka, baka pwede tayong mag-usap. Kailangan yan magiging isip buy yan. Pero until we just like talk about nonsense stuff, common sense na hindi naman common. Common sense na walang sense. Walang sense. How will that help the viewers? Wala. Ang mga tulponatics, mga banatero, so yung mga pinagsasabi sa inyo ni Banat Bay, nakatulong ba sa inyo? May natutunan ba kayo? Magagamit nyo ba sa pang-araw-araw nyo? Itong si Atty. Libayan, hindi ito nag-o-offer ng financial, ha? Kalaman. Yan kasi ang mga tulpo natin, ang gusto kasi niyan, laging financial, pera, tulong. Yan ba ang gusto niyo panghabang buhay? Tulong? Lagi kayo tutulungan? Ang tanong ba talaga, tulong ba talaga ang ginagawa? Isip. Sobrang baba ng common sense, hindi na naiisip kung tulong ba talaga yung ginagawa ni Rapi Tulpo. Diyan sa Rapid Tulpo in action. Siguro, panandalian, financial, pero panghabang buhay na magagamit mo, hindi. Sira pa pangalan mo. Ito na lang, ha? Yung mga lumapit sa Rapid Tulpo in action. Na lumabas dyan mismo sa Rapid Tulpo in action, ngayon lumalapit kay Atty. Libayan kasi gustong ipadelete yung mga video nila dyan sa Rapid Tulpo in action. Sipin nyo yun, mga tulponatics. Nagpapakita na talagang hindi maganda yung paglapit ng Rapid Tulpo in action. Kasi mapapahiya ka lang talaga at mapapahiya pa yung pamilya mo. Sipin mo naman yung pamilya mo. Kung wala kang pakialam sa sarili mo, isipin mo naman yung pamilya mo. Sila ang mapapahama. O sila yung maaapektuhan sa mangyayari kung sakaling lalabasin yan sa Rapid Tulpo in action. Isipan nyo mabuti, mga tulponatics, mga banateros. Kung tama pa ba na mag-stay kayo sa mga ganyang klase ng tao. Paano matutulungan yung mga viewers na pag-aawayan o pag-uusapan pa natin yung sinabi ni Rapid Tulpo kung saan itong sinabi ni Rapid Tulpo ay wala nang dapat pag-usapan pa? End na Banat Bay. Diba? Ito sabi ni Kamatis Analysis Unit. Banat Bay, minsan ka na lang sumagot free lunch pa. Bonus round. Bonus round ba yun? Banat Bay. Bonus round ba yun? Kasi ng banat eh. Wow. We, puro panlalait pero ayaw mo makipag-argue. Si Banat Bay ba ito talaga?
Hindi yan na to, hindi yan si Banat. Kasi may ganyan eh, may logo ng YouTube. Hindi yan, hindi yan. Ako, naniniwala ko dito si Banat. Pero, hindi natin alam. Pero ayaw mo ba ipag-argue? Wala talaga to si Banat. Bye! Abogado pa naman ako, di ba? That's the difference between you and me. Tama. Abogado ako eh. Ako, I know where to draw the line. Sakit. Ako, may pinoproteksyonan akong pangalan. Ako. Yan, si Rapi Tulpo, anong pinoproteksyonan niya? Pangalan niya rin, pero maayos ba yung pagproteksyon niya sa pangalan niya? May ginagawa ako bukod dito. Ano? Kaya I know where to draw the line. Ayaw mo makipag-argue? Saan? Sa yan, sa ganun mo? Potete yan, nanyo. Potete yan. Oh, barateros! Hindi talaga magtataga ko isang araw ganun na kayo magsalita. Huwag na lang. Yun ba ang argument mo? Yung yan. Huwag na lang. Tapos hanggang ngayon, hindi mo pa rin makuha. Natapos na yung laro. Game over na. Wala ka lang man nye. Kasi si Rafi Tulfo mismo sumagot sa'yo. Na yung babae na tutulungan niya, na bibigyan ng 400,000 ni Katapang na sinabi mong kuting, walang nakuha. Yak! Nye. Yak! Oh my goodness. O tuloy natin ito. Pero pati po yung 110 na mga details, yung amount in words, at saka yung para saan, ano po eh, consistent po, pati doon sa logbook. Yeah. Opo. Yun nga, inamin niya kay Odette, at saka inamin. Pero hindi niya inamin kay Rafi Tulfo. Ayan, gusto ko marinig yan. Pero hindi niya inamin kay Rafi Tulfo. Kay Odette. So, ibig sabihin, Odette in action to ah. Kasi si Odette, tama, si Odette eh. Ang nakakakita at nakakapagpalabas ng katotohanan, hindi si Rafi Tulfo. Si Rafi Tulfo, ginagawa lang gatasan. Gatasan. Di ba? Gatasan sila. Tapos bakit mo pagagalitan si Odette? Eh si Odette ang nakasolve ng problema nyo. O galit ka kay Odette dahil napalabas niyo yung totoo at ayaw niyo makita yung totoo? Tama! Choose your poison. Rafi Tulfo. Nonetheless, it's a trap. Because you were already trapped. Tulipo natin! Odette in action lapang to. Si Odette pala lahat yan eh. Po, pati doon sa lag. Ganyang gumagana ang critical thinking. Kawawa naman si Odette. Si Odette pa ang napagalitan samantalang sa kanya umamin yung complainant. Isip, mga tulfonatics! Yan po nyo, mahina din! Parang si Banat Bay! Yeah. Yun nga, inamin niya kay Odette at saka inamin niya kay Mary na yes, nakipagsabuatan siya. Isipin mo yun, no? Pupunta ka sa Rafi Tulfo in action, tapos e-expose mo yung sarili mo pagkatapos mong umiyak doon kay Rafi Tulfo. Tapos si Rafi Tulfo na human lie detector. Wala. Hindi niya nakaulit sa kanya. Nakaalis na nga siya eh. Nung umalis, doon pa umamin. Human lie detector to si Rafi Tulfo. Nakalusot sa kanya. Pasalamat din niya. Magpasalamat siya pala kay Odette kasi si Odette ang nakahuli, no?
Tapos si Lodit Tom, pinagalita ang putik yan. Talagang idol nyo, mga tulponatics. Ano ibig sabihin yan, Rocky Tulfo? You are ineffective. Tama. Odette is the most powerful. You are ineffective. Tama. Hindi effective yung tone nyo, mga tulponatics. Na i-bloat yung amount. O, fraud yun. Opo. Fraud naman talaga fraud yun. Ang galing bigla ni Rocky Tulfo, no? Di ba nasa inyo na lahat yan? Umpisa pa lang? Tama. Nung umalis ka nga, doon nila nakita, di ba? Pagkataas ng live interview niya. Tapos ngayon, kung maka-fraud-fraud ka, eh maniningil ka na nga ng 400,000 plus cash. Bawal cheque kasi baka tumalbog. Tulponatics! Na hindi niya sinabi sa atin kasi kapag si... Na hindi niya sinabi sa atin kasi sabi niya yung kay Odette sa umpisa pa lamang nung pagpunta niya sa action center and she said that hindi na nakarating sa studio, hindi na nakapal. Of course. Pupunta ako sa Rafi Tulfo, sasabihin ko, "Sir, anong gagawin mo dito?" Maniningil nga ako. Bakit ka maniningil? Maniningil ako ko kasi ano, nandadaya ako ng resibo kay General Katapang. Mandadaya ako ng resibo. Nandadaya ako ng resibo pero sisingilin ka pa rin kay General Katapang. Ah, okay, nandadaya ka ng resibo. O sige, sige, on air ka ha. Natural, hindi mo yung on air yun. Kung nandadaya siya ng resibo at yun ang sinabi niya, Rafi Tulfo. Pero, baka sinadya mo na hindi mag-imbestiga kasi magandang content ito. O kaya, alam mo na nanloloko siya in the first place. Pero, inignore mo kasi magandang content ito kasi gagawin yung kuting. Gagawin yung kuting si General Katapang. At ginawa nyo nga siyang kuting. Tama. Maganda kasi, General eh. Tingnan nyo sa comment section, mga tulponatics, kung ano yung pinagsasabi nyo doon. Yan yung mga gustong-gusto niya eh. Away pamilya, opisyal, polis. Basta yung may katungkulan, yan yung gustong-gusto niya eh. Yung may sinisiraan. Ano ang content ng Rocky Tulfo in action? Ano yung purpose ng content nila? Mga tulponatics, ano ang purpose, ano ang purpose ng content ni Atong Nilibayan? Magka-knowledge yung mga nakikinig. Magkaroon ng alam sa batas. Tumaas ang critical thinking. Hindi lang common sense, critical thinking. Para hindi naiisahan ng mga kriminal. Dapat nga, sabi nga ni Atty. Nilibayan, dapat mas matalino pa tayo sa mga kriminal. Tignan nyo naman yung content ni Rocky Tulfo. Maganda ba yan, mga tulponatics, mga banateros? Banat bay! O kaya, trinap mo si Banat bay. Banat bay, andiyan ka pa. Kasi pwede kasi, no? Na Banat bay, ikaw yung trinap. Kawa ka na si Banat bay. Kawa si Banat bay. Tapos yung character, dinisable agad. Kasi nga, may bug. Maraming salamat, mga matos natin. Di ba So ayun mga masa, nandito lang naman yung video ni Atty. Nilibayan. Hindi ko na siya pinanood ng buo. Panoorin nyo na lang ng buo, no? Mga barateros, mga tulponatics, panoorin nyo itong video ni Atty. Nilibayan. Papakita lang naman sa inyo ni Atty. Nilibayan kung ano yung pagkakaiba ng content niya dyan sa content ng Rocky Tulfo in Action. Manood pa kayo sa mga ibang video niya. Sobrang daming informative na mga video na mapapanood niya. At kakapulutan nyo ng aral.
kaysa ka kaysa manood kayo diyan kalabanat bay sa Rapid Tool Point Action. O ano ba mga content nila diyan? Sige nga. May natututunan ba kayo? Wala, di ba? Yung pag-isipan yung mabuti kung karapat dapat pa bang mag-stay kayo sa mga ganyang klase ng mga content. Kaya ito, nalo ko sa inyo, Atty. Libayan. Ang batas natin. Marami kayong matututunan. At sana pala, no, itong si Balat Bay sumagot dito sa video ni Atty. Libayan. Total mahilig naman siya mag-reaction video din eh. Reactionan niya itong video ni Atty. Libayan. At panonoorin namin kung paano siya lulusot dito kasi yabang kasi. Yabang kasi, nirabanat ba eh. Tapos yung pala eh, hindi pala nasingil. Ang kawawa lang talaga dito si General Katapang. Tapos na, the damage is done. Wala tayo magagawa doon. Eh, lumabas na sa Rapid Tool Point Action. Pero ang gusto natin is marinig itong si Banat Bay na sumagot dito sa video ni Atty. Libayan kasi dito durog siya. Durog siya dito. So ayan mga master, hanggang dito na lang yung video natin. Sabi niya ni Atty. Libayan, matulog tayo ng mahimbing. Dahil ang natutulog ng mahimbing, siya ang laging panalo. Paalam po pansamantala. God bless at uulitin ko, Happy Father's Day po sa ating lahat ng mga tatay. Mabuhay po kayo. God bless po. Ingat po palagi.